Bills po yung order ko ngayon para sa aking new arrival for this month of July. So, ito pong una kong bill is yung mga bra, mixed bralette. And next po is yung nightwear or the sleepwear. So, kaya po ako nakamas is magsasorting po ako. So, dapat tatlo yan. Yung order ko pong men's shirt is not available pa. Pero nung diniliver siya kagabi, Dumating na yung isa kong order. So, another schedule po ng deliver, dadating yung isa kong bail. So, for today's video, guys, ay papakita ko sa inyo yung aking mga in-order ngayon na new arrival ko para sa aking okay-okay, sa aking business. Yan. And bago po tayo magsimula mag-sorting, guys, don't forget to subscribe. Nasagot yung manok. And click the notification bell po para ma-notify po kayo sa susunod na videos dito sa ating channel, guys. So, ano muna tayo, guys? About okay-okay muna tayo. Wala muna po tayo mga information muna. So, gusto ko kasing i-share sa inyo kung ano yung another activities na ginagawa ko na labas po sa YouTube. Yan. So, eto guys, papakita ko sa inyo kung anong code ng aking in-order na bail. At kung magkano yung bail na in-order ko. Para may idea kayo kung magkano yung starting capital na pwede nating gamitin para magsimula tayo sa ganitong business. Okay? So guys, yung first na bail natin, ito yung brasserie, bra mix, bralette. Then, ito yung code niya. Kasi yung bawat bail po ay may mga code-code yan. So, ang code po nito is N50. Yan, na-open na siya ng tatay ko. Pinabuksan ko sa kanya. And ang price po ng isang bill na to ay 3,500. Okay, dun po sa aking seller, dun po ako na-order ng aking mga bill. Kasi before, meron akong dating seller, medyo mataas yung bigay niya. So, naghanap ako ng mas mura, eh nakakita po ako ng mas murang bill. And, of course, free shipping din sila. Kasi may mga supplier na mura yung bill nila, pero ang laki ng shipping fee. Okay, so yun yung isang tip ko sa inyo. Kapag po kayo ay mag-start ng okay-okay business, maghanap po tayo ng supplier na mura ang bigay and yung walang shipping fee. As in, naka-include na po doon sa bail kung magkano yung ating babayaran para less po or mas makakamura tayo. Next is ito po, cotton nightwear or sleepwear. Ang code po nito is R57. Okay, so cotton sleepwear. First time ko umorder ng bail na to. Kasi dito sa bra, padalawang order ko na to. And guess what? Dito, ang laki ng tubo ko. Ang laki ng tubo ko dito sa bra. And dito, first time ko to. And I hope sana maubos natin itong cotton nightwear. So, pagdating kasi sa bra, talagang kailangan mo ng tiyaga dito kasi ang estimated kasi nito is 300 pieces. So, yan, 666 yan guys. So, kailangan nating ayusin, hihimay-himayin natin yan. Dito, matagal kasi yung sorting sa bra. Kasi napakadami nito. Pero pag mga ganito, like yung mga t-shirt and also this cotton nightwear, mga estimated kasi nito is 250 pieces po ang laman ng isang bulto. So, madaling masort yung mga ganito kesa dito guys. Pero dito, sa bra, yun ang sabi ko sa inyo guys, napakalaki ng kitaan dito. I-explain ko sa inyo mamaya kung bakit. Okay? So, for now, mag-start na po tayo mag-sort at dalawang bulto po ito, medyo matagal-tagal gawin. Pagsasorting natin, wala pa tayo sa 1/4 guys, pero marami na akong nasasort na mga jogging pants and also yung mga long sleeve, ganyan. Tapos ang kanyang pagkatela is cotton. Good naman yung mga quality ng tela, okay naman siya. Kaya lang wala pa ako nakikita na pwede natin pagtermuhan. Pwede pagtermuhan yung baba at taas. Kagandahan sa bail ko na to, hindi siya mabaho. Kaya gustong-gusto ko dun sa supplier ko kasi bukod sa hindi siya ganun kabaho, hindi katulad nung dati kong mga una-unang supplier, ang baho ng damit. As in, yung, alam niyo yung gamot, amoy na amoy. Tapos,
Dito, malinis yung damit. Wala akong masyadong makita na yung alam mo yung talagang kailangan labhan. Lahat malilinis. So, busot lang siya, guys. Kapag talagang sobrang, ano, dumi, kailangan talaga natin labhan para makita natin kung good pa yung tela ng damit and kung pwede pa siya ibenta. So, kapag nalaban mo na, nagawa mo na ng paraan, hindi pa rin siya okay, so, hindi siya kailangan ibenta. So, mapupunta siya sa pagiging pasahan. Well, ganun, guys. Ito, shorts. Kaya ako nagmamiss, guys, kasi, syempre, kahit siya ay hindi ganun kabaho, yung para ba yung alikabok niya, ganun. Ito, may nakita ko na may butas. Ang laki ng butas nito. So, yan. Ang laki, oh. Ang laki ng butas. Yan. So, pag mga ganito, sineseparate ko muna siya. Pero kasama pa rin siya sa bilang kapag tapos na ako mag-sorting, kasama siya sa bilang. And kung pwede pa siyang maramedyohan, katulad nito, yan, malaki yung butas. So, kaya naman siyang tahiin. Tatahiin ko yan, guys, para mabenta ko pa rin. So, ganun yung sinasabi na kailangan mong diskartehan yung damit para mabenta mo. Okay? Yun, ganun lang, guys. Kasi kung papasokin mo itong okay-okay business na to, at hindi mo sasamahan ng diskarte para makabenta ka, and also, sipag, hindi tayo kikita dito ng doble or triple. Ganun lang kasimple, guys, dito sa ukay. So, kailangan lang talaga ng tiyaga sa pagsasort, and also, pag kailangan labhan, at kung meron kailangan repere, or kung kailangan mong, for example, plain yung damit, so, kailangan mong gawan ng para. Guys, may nakuha ko dito sa bulto na to na bathrobe. So, guys, sa lahat ng bin, hindi naman 100% na kung ano yung code, kung ano yung order mo, ganun talaga. May nahalo na, katulad nito, may bathrobe. Tapos, may mga nahalo din na cotton na tokong na hindi naman siya pang sleepwear, pwede siyang pang alis. So, ganun guys, kapag papasok kayo sa ganitong business, hindi 100% na pure, yan katulad niya, pure cotton sleepwear, ganyan. So, may mga nahahalong ibang damit. Ayan guys, malapit na tayo matapos pag-humay ng ating cotton sleepwear. So, yan. Dami kong baby lang yun guys. I don't know is 250 nga po talaga to. So, sana lang pa sa 250 yung estimated pieces niya kung ilan talaga. Tsaka bago kayo mag-price ng damit guys, bilangin nyo muna. Bilangin nyo muna kung ilang piraso talaga yung damit para alam natin kung magkano talaga ang papatakan ng isang pirasong damit. So, yun yung isang tip ko sa inyo guys. After nyo mag-sorting, after nyo mabilang yung damit, i-divide nyo yung kung ilang pieces. So, for example, kung saktong 250 pieces siya, i-divide natin siya sa 3,500, divide lang po natin siya sa 250. Okay? So, kung ano pong resulta nun, yun po ang presyo ng isang damit. And then, saka kayo mag-decide guys kung magkano talaga ang ipapatong nyo doon sa damit na ititinda nyo. Kung magkano talaga siya, kapag darnuhan. So, mostly kasi kapag darnuhan, mga 100 pesos or 150 po ang bentahan. So, depende po yun sa atin kung magkano talaga natin ibebenta yung damit. And kapag naman isahan, depende sa quality ng damit. For example, this one. So, kung wala siyang katerno, pwede ko siyang ibenta ng 30 o 35. So, depende. Depende sa quality. And pag okay naman yung garter, katulad nito, good na good pa yung garter niya, malinis, walang sira, tingin mo yung maayos pa, pati yung color, is pwede ko siyang ibenta ng 30 pesos to 35 pesos, guys. O, ganun lang yung, ano, ganun lang yung mga bentahan ko. Kapag yung medyo, ano na, medyo payable na yung, ano, yung damit, minsan, hindi ko na siya ibinibenta. Ang ginagawa ko, ipinipri ko na lang siya kapag maraming nakuha yung suki ko. Ganun yung ginagawa ko. Diba? Hindi siya ganun kadali. Hindi ganun kadaling mag-ukay-ukay. Kasi, unang-una pa lang,
kailangan mo tiyagain himayin, kailangan titingnan mo mabuti yung damit, bibilangin mo pa siya. Ngayon kapag hindi na talaga pwede mabenta yung damit, so totally aalisin mo na siya, pwede mo na siyang gawing basahan. Tapos kapag yung kanyang mga butas, yung punit niya, kung kaya naman siya maremedyohan, aayusin natin para mabenta natin. Yan. Ganon yung rotation ko dito sa ukay. So, himay, bilang, check yung items. Yan, ganon. Parang dalawa yung nakita kong ganito. Puhunan mo lang talaga dito sa ukay is tiyaga. Yan. Tiyaga. Tapos, kailangan masipag ka. Doon mo masasabi, nakikita ka ng malaki. Doon mo masasabi na sa ukay ay malaki ang kitaan. Kasi, kung iisipin mo agad, yung kikita ka agad ng malaki, pero hindi mo pa naman nasusubukan, eh, huwag mo nang pasukin yung ganitong business. Kung una pa lang, pagsusurf pa lang, ay nahihirapan ka na. So, ganun talaga ang sa ukay. Kailangan mong himayin, kailangan mong tignan, kailangan mong lakhan, at minsan jackpot, minsan hindi. Ganun sa ukay, guys. O, diba, napakahaba ng proseso bago ako makapagpindan, bago ako makapagpost ng aking paninda. Ganyan yung ukay, guys. Kaya kung papasukin mo to, ganito ang mangyayari sa'yo. So, yung ating cotton nightwear ay nabilang ko na siya, 239 po lahat yung ating cotton nightwear. So, meron po tayong reject na 7 pieces. Iche-check ko pa kung magagawa ko siya ng paraan para mabenta natin, or kung hindi na, ay ano na siya, pwede kong gamitin pang bahay or pwede gawin namin kasahan ganyan. So, yung 239 pieces, i-divide ko siya sa 3,500 at doon, lalabas kung magkano talaga ang isang peraso ng ating cotton nightwear. So, wala lang ako ditong isang set kung parang ma-divide ko na ngayon yung kung magkano lahat. Okay. So, still sorting pa rin ako sa mga ano niya, ang tawag dito yung mga kapartner niya, baka sakaling meron pa. So, may ilan din ako dito na partner-partner na. Siguro mga 15 pieces to, ternohan na siya, guys. Ayan guys, so tapos ko na siyang ayusin. Pinagpatas-patas ko muna siya dyan. Ito yung mga ternuhan, nilagay ko muna dito sa malaking eco bag. So ito yung jogging pants, yung mga short, tapos yung mga long sleeve na walang kapartner, mga short. Ayan, pinagpatas-patas ko muna dyan. So guys, ang pinatakan po ng isang peraso ng damit ay 15 pesos lang. So magra-range po ako ng price ko, start po sa 30 pesos up to 100 pesos po, okay? So kapag nakuha ko na yung puhunan ko na 3,500, ang ginagawa ko po ay nagbabagsak presyo na ako. So sinisale ko na yan para mabilis maubos at hindi siya tumambak. And dito po tayo sa bra, yung ating mga bra, yung bra mix bralette. Sad to say guys, hindi ko to maisasama sa vlog na to. Magiging part 2 po siya ng ating vlog kasi sa pagsusort pa lang po ng damit, kahit katulong ko na yung anak ko na kagulo lang, ay mahabang oras po yung aking ginugol dyan. So, ito, minakuha ako na para sa amin. Yan. And ito yung ating mga possible na meron pang pwede at yung iba dyan ay hindi na pwede. So, gagawin pa natin ang paraan yan. So, ngayon, separate muna natin siya kasi reject po ito for now.
Okay? So, yun guys. Update ko kayo sa part 2 ng ating vlog about dito sa cotton slipwear kung ito ba ay patok dito sa amin or hindi. Okay, kasi meron ako mga bales na nakuha before na hindi siya patok dito sa amin and ang hirap ibenta. Okay, so sa part 2 po ng video na to natin ito i-update kung ako ba ay nakasambot sa puhunan, kung magkano ang aking naging kita dito sa ating cotton slipwear. Yan. Ito na lang po. Pasensya na kayo at haggard ang inyong tendera. Yan. So, don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi po tayong updated sa mga bagong videos dito sa ating channel. So, guys, see you on part 2 ng ating vlog na ito. So, ingat po tayong lahat and bye-bye!